guys, welcome back to my channel. And for today's video, guys, gusto ko lang pong i-address or sagutin yung isa sa mga questions ng subscriber ko na si Gemeline De La Cruz about sa SSW visa vlog ko. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng vlog kong about SSW kung ano ang bagong visa ng Japan, please do watch it, lalo-lalo na sa mga gustong pumunta at makapagtrabaho sa Japan. Okay, so ito po kasi yung question niya, yung comment niya. Sabi niya, as lang Ate Christine, yung SSW caregiver ba, anong fixed salary nila? And also, kahit hindi libre yung apartment, maiba-iba pa ba na libre sa kanila? Curious lang ako kasi next month mag-a-apply ako SSW caregiver. Hehe, thank you sa info Ate Christine if masagot. So of course, I will answer. Kaya nga ako nagbo-vlog about SSW visa dito sa Japan to help you guys. And to answer the first question, SSW caregiver, anong fixed salary nila? So guys, yung fixed salary, hindi ko alam or ayoko magbigay ng exact amount, but I will give you a range. Sa pagkakaalam ko kasi, yung salary ng SSW visa holder dito is same lang ng salary ng mga Japanese or ng mga Nihonjin, which is hourly nasa 900 yen per hour. Kasi dito sa Japan, early yung sweldo, hindi masyadong uso yung monthly fixed na salary. But just to give you a range on how much the monthly income of a caregiver here in Japan is nasa 180k yen to 200, depende pa yan sa magiging performance mo sa work mo or sa mga bonuses, ganun. But the range is like that. Minimum is nasa 180,000 yen. Laki, di ba? So apply na. So yun, I hope nasagot ko yung first questions ani Gemeline. And yun naman sa concern niya, if may mga libreng ino-offer yung SSW, may apartment ba, ganun. Hindi actually yung SSW mismo yung magbibigay sa'yo. But, magdidepende yan dun sa pag-a-applyan mo na company or ng agency na manggagaling. It's either magiging direct employee ka or dadaan ka sa agency. But, for sure, meron yan silang i-offer na pabahay. Yun yung pinaka-sure ako. Pabahay yung number one na ibibigay nila sa inyong perks or ng advantage. Kasi lahat ng agency sa Pilipinas or kahit dito sa Japan, yun yung unang-una nilang i-make sure na may matitirahan yung magiging empleyado nila. It's either malapit lang sa mismong facility na pagtatrabahuan mo or walking distance lang or mga one train away lang, pwedeng mabike. Ganun yung mga perks na mostly ibinibigay ng mga nag-o-offer ng work dito sa Japan about caregiver or SSW working visa. Hindi lang yun about sa working visa, hindi lang yun about sa caregiver, guys, sa lahat ng mga company nag-o-offer ng dito, ng trabaho. Kahit nga yung mismong mga Nihonjin or mga Japanese, doon sila tumitira sa pabahay na ino-offer ng company. But, remember guys, this is not libre kasi sa panahon ngayon, wala nang libre. Ino-offer nila yung pabahay na yan, guys, para mas makamura kayo. It doesn't mean na libre na. And to share you what I've experienced, guys. Kasi, di ba nung pumunta ako dito sa Japan, I'm only holding student visa. Yung pabahay na binigay nila sa amin, sa mga estudyante, is 10,000 yen per month lang. Libre na yung pabahay, libre na yung kuryente, yung ilaw, yung gas, yung internet. Ang sarap ng buhay ng estudyante, guys. Tapos, ngayon, full-time na ako,
may pabahay pa din naman, pero kami na ang nagbabayad ng internet, ng kuryente, ng gas, ng tubig. So sa mga student pa dyan, enjoy lang! Abangan nyo ang pagiging full-time nyo! Gemeline, I hope nasagot ko yung katanungan mo about your concern sa SSW and yung mga ino-offer nila. And nga pala, sa mga ino-offer guys, meron pa silang mga libreng pafuton, yung higaan dito sa Japan. Minsan pag may pabahay na silang binigay sa'yo, kumpleto na lahat. May microwave ka na, may rep ka na, ganun. So, swerte talaga pag ikaw ay nakakuha ng mabait na employer. So, sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking vlog about SSW, I hope you do watch SSW visa para malaman nyo kung ano pa yung pwede nyong maging option. Okay. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Bye!